Hello po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang dalawang saksi na makikipagdigma sa Antikristo sa mga huling araw. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod ninyong mapapakinggan ay walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Kapag binasa niyo ng husto ang libro na Revelation, ipinakilala sa chapter 1 sa Jesus na nabuhay muli at siya ang Diyos ng simbahan. At siya ay nagtalaga ng mga anghel para magbantay sa kanyang mga simbahan. At ang mga anghel na ito ang nagbibigay balita sa Panginoon sa mga kaganapan sa loob nito. Sa chapter 2 at 3 sa libro na Revelation, nababasa natin dito kung paano ibinunyag ng Panginoon ang mga kondisyon ng mga simbahan. At sa chapter 4 and 5 naman ay mababasa natin kung ano ang nangyayari sa kalagitan. Simula chapter 6 ay dito na natin malalaman ang mga kagimbal-gibal ng mga ganap sa mundo sa di na nalalayong panahon. Ang buong libro ng Revelation ay tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At si Apostoles John ang nakakita kung ano-ano ang mga kaganapan sa mga magaganap sa pagkakasunod-sunod nito. At sa lahat ng ipinakita sa kanya, may dalawa dito ang tungkol sa pagdating ng dalawang saksi. Ito ang ating pag-aaralan o tatalakayan dito sa bagong programa na ito. Bakit kailangan pag-aralan ang isyu na ito? Bakit? Dahil dumating na ang panahon ng dalawang saksi na ito, nasisimula na nila ang kanilang misyon sa mundo. At ang ating pagtatalakay ngayon ay para mabigyan kayo ng awareness o para malaman ng lahat kung ano at sino ang mga saksi na ito. Napakaklaro na nabanggit sa Biblia ang tungkol sa dalawang saksi na ito. Ngayon naman ay punta tayo sa Revelation chapter 11 at basahin natin ang verse 3 hanggang 12. Isusugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 araw ay ipapahayag nila ang mensahe mula sa Diyos. Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraan, mamamatay ang sino mang magtatangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensahe mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpapadala ng anumang salot sa lupa tuwing naising nila. Pagkatapos silang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. At ang kanilang bangkay ay nakahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi papayag ang mga ito na malibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigaya ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis-labis na kahirapan. Pagkalipas ang 3 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasinda ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit
habang nakasakay sa ulap. Mga mahal kong kapatid, dito sa librong ito ay binahagi ang insaktong kaganapan o gagawin ng dalawang saksi na ito sa mga huling araw. Merong mga nagsasabi na ang dalawang saksi na ito ay pumunta na sa mundo at umalis na. At meron din namang ibang nagsasabi na ang dalawang saksi na ito ay kumakatawan sa simbahan at sa mundong hindi maka-Diyos. Bakit ko sinasabi na ang dalawang saksi na ito ay hindi patapos ang kanilang misyon? Dahil ayon sa Revelation verse 7, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipagdigma sa kanila. At ito ay ang Antikristo. Ang Antikristo at ang kanilang mga hawak na gobyerno ay makikipagdigma sa dalawang saksi na ito. Pero hanggang ngayon ay ang Antikristo ay wala pa din o hindi pa din nakikita sa mundo. Kaya masasabi ko na ang mga kaganapan na ito ay hindi pa nangyayari. At dagdag pa ng banal na salita ay ang Antikristo na ito ay uutos na ipapatay ang dalawang saksi na ito. At ang verse 9 naman ay nagsasabi na ang kanilang mga katawan ay hindi pa hihintulutan na ilibing. Ito ay nakahimlay lamang sa kalsada na parang mga hayop lamang. At ito mga klaseng events na ito ay hindi pa natin napapakinggan sa kahit anumang kasaysayan. Kaya marahil kayo ay nagtataka dahil sa ating kasalukuyang panahon ngayon ay hindi pa nangyayari na may mga patay sa kalsada na hindi nililibing. Kasi madudulot ito ng sakit sa paligid. Pero ito ang sasabihin ko na may mga ibang mga bansa na pinahihintulutan ang mga bangkay ng mga masasamang tao na nasa tabi-tabi na lang ng iilang araw. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ilang taon ang nakakaraan ay nangyari na ito sa bansang Iran. May mga pinatay silang mga tao at ibinitay lamang. Isa sa mga tao na ito ay naglipat ng kanyang relihiyon. Noona siya ay Muslim at naging Kristiyano na. Nangyari ito sa pampublikong lugar at napakadaming tao ang nakasaksi. Ito ang nagsisilbing babala sa iba na hindi dapat gawin ang kanilang ginawa. Kahit naman sa ating kasaysayan ay may mga nangyayari ng ganito. Katulad na lamang ng pagpatay ni David kay Goliath. Inilagay ang kanyang ulo sa harapan ng maraming tao para hindi ito gayahin. Kaya masasabi ko na nangyayari na ito dati, nangyayari na ito sa kasalukuyan at mangyayari pa ito sa hinaharap. Kaya ang pagdating ng dalawang saksi na ito ay isang future event. At ito ay masasaksihan pa natin. Magkakaroon ng dalawang tao na magpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo. Kaya itong programa na ito ay ginawa para magbigay alam, para malaman ng lahat ang pagdating ng dalawang saksi na ito. At doon po nagtatapos ang ating video. Nais ko lamang magpasalamat sa inyo sa konting minutong nilaan mo sa video na ito. At huwag po natin kalimutan na magdasal sa Diyos at tawagin siya sa bawat oras ng buhay natin. Walang imposible kung tayo ay tumawag sa Kanya sa kahit ano pang bigat ng ating dinadala. Magtiwala lamang sa Panginoon. Mahal niya po tayo. God bless po and stay safe po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo. Thank you.